I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. It's me again. Shout out po sa lahat mga Marcos loyalists and supporters, especially the Filipino. Guys, mamamayang Filipino. Nakikita nyo guys, yung nakikita ko yan po si Vice Presidente. Siyempre, updates natin. Actually, may video pero ito po ay basahin natin. Ang mensahin na ito guys ay bago. Itong kahapon, no? Bagong taon, mensahe niya para sa madlang people, which is ang mamamayang Pilipino. So, basahin po natin guys, but before that, mayroon pong mga netizen na talagang sinupla si Vice Presidente. Kung ano man ito guys, mamaya babasahin po natin. Nako, talaga naman, grabe ang pagkasupla nila sa kanya. So, sabi po dito sa kanyang mensahe, no? Courtesy po ito ng OBP at siyempre ang PTB4. Ang sinabi po dito guys, no? Sa pagtapos ng taong 2023, nais kong salubungin natin ang bagong taon 2024 ang mga positibo at progresibong pananaw sa buhay para sa ating magandang kinabukasan bilang mga Pilipino. Tama naman yun, mga bes, ha? Ang taong 2023 ay isang makulay na taon para sa ating bansa at pati na rin sa buong mundo. Maraming istorya ng tagumpay, pagsubok at pag-asa. Ngunit bilang isang Pilipino, tayo ay mananatiling malakas at matatag. Tama po yun. Ang akin lang guys, sana always good role model. Ito si Vice Presidente. No? Dapat pagbabago sa pag-uugali. Ang sabi pa dito guys, kaya naman ang ating pananaw sa kinabukasan ay mananatiling malinaw. Dapat lang na patuloy tayong maghahatid ng serbisyong dapat patuloy nating paigtingin ang ating hangarin para sa kapayapaan at kaginhawaan ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi kailanman tayo magpapadaig sa anumang pagsubok sa darating. Okay naman yun guys, tama yung kanyang mensahe. Ngunit ang aking concern lang mga kababayan, ang hiniling ko lang po sa Vice Presidente ay pagsabihan niya po yung mga followers niya, ang mga DDS na toxic, ang mga bunganga na walang ginawa kundi kumukuda-kuda sa madla, sa kangawa-ngawa na bumubula ang mga bunganga, puro paninira na walang mapapala kundi kahiya-hiya ang kanilang ginagawa. Bow. Oh, yan, 'di ba? Tama po 'yun. Oh. Ang sinabi niya pa dito, guys, ha? Happy New Year po sa mga kababayan. Angad ko na sa pagsapit ng bagong taon, ang bawat isa sa atin magkakaroon ng panibagong pag-asa, lakas at matibay na determinasyon na magsumikap at magkaisa para sa ikakabuti ng bawat Pilipinas, Pilipino. O di ba? Okay yung mensahe niya na sana po ganyan ang gagawin ng kanyang mga supporters. Magtulungan na lang, suportahan ng admin ng Marcos. Ayan. At syempre guys, sana magiging role model ito si Madam. Kasama ng aking pamilya, ako ay magdarasal na ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng mapayapa, ligtas sa maligaya at maligayang pagdiriwang ng bagong taon. Ayan na po ang sinabi niya. Sukran. Okay. Ayan, Sara Duterte, Vice President of the Philippines. So, yun guys, ang kanyang magandang mensahe naman para sa lahat. Okay? So, panoorin nyo guys ang sinabi ng mga netizen laban sa kanya. Na, oh, grabe ang pagsupla sa kanya. So, pabasahin ko po para sa inyo. So, yun mga kababayan, ang sinabi ng Impact Leadership, patuloy tayo maghatid ng serbisyo ng tapat. No, serbisyong tapat. Vice President and Education Secretary Sara Duterte, who reportedly spent 125 million in 11 days in 2022 and has been flagged by Commission on Audit COA multiple times, vows continue honest service in 2024. Ito guys ang sinabi po ng mga netizen laban sa Vice Presidente. Agoy. Oh, sabi po dito, OBP spent 125 million confidential fund in 11 days. Agoy. Ito pa. Sinaba ko
COA flags Vice President Office for Skipping Procurement Laws. Agoy. Sabi pa dito guys, COA flags, ayan, OBP over immediate it established meant of satellite office. Ayan, nagkaroon din po ang issue yung mga paglalagay ng mga satellite sa bawat probinsya, no? Nagkaroon po ng issue dyan, mga kababayan, i-search nyo para alam nyo. Sabi po dito, COA flags, health allowances, OBP confidential fund, agay. Ito pa, ha? COA flags, delays, lapses in school feeding program. Nako, ayan ang sinasabi natin. Ito pa, ito kasi guys, ang kanyang mensahe, di ba? Nabasa po natin yan. Nabasa natin ang mensahe niya ng ng bagong taon. Tingnan nyo yan. Yan po ang pinos po ng impact leadership. Mayroon pa dito guys. Tingnan nyo isang attorney. Sinupla yan si BP Sara. Sabi pa din ng impact leadership. Happy anniversary. December 31 ang date niyan guys. Former Congressman Antonio Tinio marks the one-year anniversary of Vice President and Education Sara Duterte's reported spending of $125 million confidential funds in 11 days in 2022. Nako, ang sabi niya ni Attorney El Tinio, today is 11 days of CP, December 31, 2022. Inubos ang $125 million. Agoy, paktay-tay dito guys. So, yun mga kababayan, hindi po natin pwedeng pigilin kung ano man ang mga saloobin ng mga netizens against the Vice Presidente, no? So, wala tayong magagawa guys, hindi po sila kayang kontrolin. So, anyway, mga kababayan, maraming salamat for watching. See you again on my next upload videos. Ingat po kayo lagi and Happy New Year. Ayan, dapat magbago na ang mga DDS. Bye, 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 and baboos. God bless Philippines!